Nakaramdam ka na ba ng kaligayahang hindi may paliwanag? Basta masaya ka lang sa bawat sandali. At ang iyong mga ngiti ay tila ba di kayang mapawi ng tadhanang sayo lang mananatili. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Gaya ng isang karaniwang araw, gigising ako sa umaga, tapos magluluto ng umagahan, at si tatay naman, aalis patungo sa bukid, at si nanay, sa palengke ang diretso. May pwesto na kasi si nanay sa palengke. Baka nagtataka kayo kung bakit walang ganap si nanay sa kwentong ito. Pasensya na, may hiyain ang nanay ko eh. Hayaan nyo at minsan eh, pagsasalitain ko din si nanay. At kapag ako na lang ang tao sa bahay, medyo naiinip ako. Buti na lang talaga at si Kiray eh, napakasipag pumasyal dito sa bahay namin. At ayun na siya. Nakikita ko na. Nakakatawa eh. Kasi naman, nakikipagpatintero siya doon sa baka na nakasuga sa may pilapil. Tag-araw na kasi ngayon. Walang tanimang palayan. Kaya madalas na andito si Kiray. Pero kung tag-ulan yan, nako. Minsan lang yan pupunta dito dahil maputik at madulas talaga yung pilapil. Bestie, kanino bang baka yung nakasuga dun sa may pilapil? Inabol ako ha. Paano kung masipa ako nun? E di mababawasan yung ganda ko. Kiray, pati baka naghahabol na sa'yo. Pero teka nga, tulungan mo ako. May gagawin tayo. Hey, bestie, ayoko. Hey, virgin pa ako. Kiray, okay ka lang? Anong tingin mo sa akin? Napatol sa lamang dagat? Bestie, grabe ka ho. Kundi lang tayo mag-best friend eh. Naku, baka ikibinugbog ko na. Pero, teka. Ano bang gagawin mo? Eh, Kiray, yung papag, aayusin ko. Samahan mo akong manguha ng kawayan. Bestie, okay ka lang? Wika ni Kiray at eto. Wala na siyang nagawa. Habang nagre-reklamo siya, nagtungo na kami dito sa may tabi ng sapa. Madami kasing kawayan dito. At habang nagpuputol ako ng kawayan, aba, si Kiray, napakaingay. Sigaw siya ng sigaw. Natatawa na lang talaga ako. Kasi naman, may ahas na dumaan sa harapan niya. Bestie, ayoko na. Uuwi na ako. Mamaya ka na umuwi, Kiray. Magbubuhat pa tayo ng kawayan. At saka lagi ka din namang nakahiga sa papag, diba? Kaya tulungan mo ako. Bestie, alam mo, hindi talaga nakakaganda yung pinapagawa mo sa akin. Huwag kang ang maarte, Kiray. Tara na. Buhatin na natin tong dalawang kawayan na kinuha ko. Kaya ito, habang nagre-reklamo si Kiray, eh, binuhatan namin yung kawayan pauwi sa bahay. Hindi naman malayo yung bahay namin sa sapa. Kaya ito, nang makarating kami, ang sama ng tingin ni Kiray sa akin. Oh, bakit naka-tiger look ka, Kiray? Ewan ko sa'yo, Apollo. Sige na, gawin mo na yan. At gusto ko nang humiga dyan.
nakaka-visit ka. Pinagod mo ako. Natatawa na lang talaga ako kay Kiray sa mga oras na to. Kaya naman, naglagari na ako ng kawayan. At eto, papalitan ko na yung papag. Kasi naman, binubukbok na yung papag eh. Kaya, dapat bago na. Bestie, alam mo, sa tagal nating magkaibigan, nagtataka lang ako kung bakit wala ka pang nagiging jowa. Ano bang gusto mo? Babae o lalaki? Kiray, napaka-hard mo naman magtanong. Pero alam mo, may hinihintay talaga ako. Uy, talaga ba bestie? Sino naman yung hinihintay mo na yan? Parang bago sa pandinig ko yan ah. Wala ka pang nababanggit tungkol dyan. Kiray, basta malalaman mo din ang sinasabi ko. Kapag bumalik na siya. Bestie, sino yan? Bakit ngayon mo lang sinasabi yung tungkol sa bagay na yan? Grabe ka. Napakatagal na natin magkaibigan pero ngayon ko lang nalaman na may hinihintay ka pala. Napapangiti na lang ako habang naglalagari. Naalala ko kasi si Brandon. Kaya lang, kailan kaya siya babalik? Sana naman bumalik na siya kasi malapit nang maubos ang pahina ng diary ko. At ang pagbabalik niya, ang tatapos sa huling titik sa lumang kwaderno. Hala, bestie! Wika ni Kiray, na agad lumapit sa akin. At eto, kumuha siya ng tissue at inilagay sa may butas ng ilong ko. Bestie, nadugo ang ilong mo. Teka, maupo ka muna. Wika ni Kiray, kaya eto. Naupo muna ako at tumingala ako. Bestie, sa sobrang init yan, kaya binalingoy-ngoy ka. Maupo ka muna at magpahinga saglit. Teka, huwag kang gagalaw. Kukuha ako ng tubig. Saglit akong iniwan ni Kiray. At pagbalik niya, may dala na siyang tubig na nasa baso. At eto, buti na lang at tumigil na yung pagdudugo ng ilong ko. Bestie, okay ka lang? Oo naman. Okay lang ako, Kiray. Ang init kasi ng panahon. Salamat ah. Buti nandito ka. Eh nako, bestie. Bukas mo na lang ituloy ang ginagawa mo. Magpahinga ka na lang muna. Oo nga eh. Bukas ko na lang tatapusin. O kung gusto mo, Kiray, ikaw na lang yung tumapos niyang nilalagari ko. Bestie, alam mo, kung kaya ko lang, ako na ang gagawa. At eto, natawa na lang kami ni Kiray. Nakatambay lang kami dito sa labas. Hindi nga lang kami makahiga sa papag. Mahuna na yung sahig eh. Gusto ko kasi na matibay yung papag. Baka kasi biglang dumating si Brandon. Pero, babalikan pa kaya niya ako? Napakabata pa namin nung magkahiwalay kami. Hindi ko tuloy alam kung naaalala pa niya ako. Bakit ba kasi napakatagal niyang bumalik? Bestie, okay ka lang? Anong iniisip mo? Wala to, Kiray. May naalala lang ako. Ang sarap lang balikan ng nakaraan. Pero, babalik pa kaya siya?